Hello guys, isang magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome back nga pala ulit dito sa aking channel. Ngayong gabi guys ay pag-uusapan natin ngayon kung ano nga ba ang isa sa mga lason na aming ginagamit dito sa mga gulayan. So yung guys, pag-uusapan natin dito itong Gold 20 SC. So yun po guys, hindi po kami nagpapawala nitong lason na to, lalo na sa mga tanim po namin mga talong. So yung guys, yung bibigay lang po ng konting idea dito kung paano po gamitin at ano po yung pinaka-primary tina-target o kaya puksain sa ating mga gulayan. So, siyempre guys, itong video na to ay gusto ko lang po makatulong dun sa ating mga kagulay kung sakaling gusto nilang gumamit ito kung ano ang kanyang kaya puksain dun sa ating mga gulayan. So, siyempre guys, sayang naman ng isang pambili natin dito kung wala naman palang mga insektong katulad na ipapakita ko dito mamaya sa aking mga video. So, yung guys, bago tayo magsimula, shoutout po muna kay CJ Chinita Vlog. Ayan, maraming salamat po sa pagsuporta dito sa aking channel. So yung guys, pag-uusapan na nga natin itong Gold 20 SC na systemic insecticide. So ito po yung aming ginagamit dito sa aming mga talungan, lalo-lalo sa mga sitaw, ampalaya. So yun po, pinang-maintenance po namin dito. Kahit po sa ang gulay ay pwede naman po itong gamitin. So yung guys, dito naman guys talaga, primary po namin itong pinang-maintenance sa mga talong. Ayan, so malalaman po natin mamaya lang kung ano nga ba ang kanya tinatarget o kaya niya puksain sa ating mga talungan. So nga guys, simulan na natin. So, unang-una guys, itong Gold 20 SC ay mayroon po nabibili na 500 ml at saka 1 liter. So, doon po guys sa picture na itong pinapakita ko sa inyo ay 500 ml lang po yan. So, sa presyo guys, hindi ko na po siya sasabihin at pinaka-SRP itong bentahan ng mga lasa na to. Gold, ito pong Gold na 20 SC ay isa po siyang systemic. So, yun po ang kagandahan dito sa Gold na to ay systemic siya. Tapos, ang kagandahan pa nito pag umepekto dun sa ating mga insekto, ang una niya pong tinitira dito, kanyang binabanatan agad yung kanyang chan, ng kanilang chan, ng mga insekto na yon. So, yung guys, ang kagandahan dito guys, kaya pinang-maintenance po namin to sa mga gulay, kasi andito yung mga peste na nakikita namin sa aming mga gulayan. So, yun naman po pinaka-importante sa lahat, yung malaman natin kung ano nga ba ang kanyang tinatarget sa ating mga gulayan. Pero sa paghahanap po ng informasyon dito sa Gold, ay pwede rin po natin ito gamitin sa lahat ng mga gulay. Kaya nga ito guys ay ginagamit din namin ito sa mga talong, ampalaya, kamatis, sili. So sa sibuyas, ayan, pinag-maintenance po namin yan. Ang konti lang naman ang sasabihin ko ng informasyon dito, mapakita ko lang sa inyo guys yung mga larawan ng mga tinatarget nitong Gold 20 SC na to. Kung ano nga ba ang kaya niya puksain sa ating mga gulayan. Kung meron man mga insekto to dun sa ating mga gulayan, ay ito po ang dapat nating gamitin. So, yun po ang naaayon akma doon sa ating mga peste na nakikita natin sa mga gulayan. Kaya ito dapat ang ating gamitin na lason. So yung guys, pag-uusapan na natin dito ngayon kung ano nga ba ang pinaka-main target nitong mga lason na to. Ang pinupuksa po ng Gold 20 SC sa ating mga gulayan, kung sakali pa makakita kayo, ito po yung akmang pwede nyong i-spray doon sa mga gulay nyo. Kaya guys, tignan nyo yung mga picture na to, kung sakali meron po sa inyong mga gulayan, ay pwede po natin itong spray o gamitin o pang-maintenance sa ating mga gulayan. So ito guys, kapakita ko mga picture, tignan nyo pong mabuti. So yung guys, unang-una dito yung kanya tinatarget doon sa ating mga gulayan. Ito po rice black bug. Ayan guys, kung makikita nyo yan guys ay para siyang itsurang salagubang. So, ito naman guys ay parang salagubang na maliit. So, ayan guys. At ito po ang ikalawa niyang pinupuksa. Ito po yung grip hoppers. So, ito naman po yung kaya din na puksain ng sulumon. Ayan, unang-una yan sa sulumon. Ayan po, pero kaya din po ito sa gold. Ito pong pangatlo niya ay brown plant hoppers. So, ayan guys, ang kanyang litrato. At ito rin pong white back plant hoppers, yung kulay puti naman po na plant hoppers, ang kanyang kaya din niya puksain. So ito po guys, yung ikapat niyang pinupuksa sa ating mga gulayan, ito po yung leaf folder. So makikita kayo niyang mga uod na yan, halos may sapot po yan, kaya medyo mahirap siya puksain. So ito naman guys, kaya naman siya puksain itong
Gold 20SC na to na insecticide. So siyempre guys, ang ikalima po niyang kayang puksan, ito pong stem borer. Ayan, so kalimitan din natin nakikita sa ating mga gulayan niyan. At ika-anim guys, ito yung rice steam bag. So ito, pero kung makikita sa kanyang litrato, ayan, kung masakali po makita niyo sa mga gulayan niyo, ito po ang pwedeng-pwede natin gamitin na pamuksa dito sa mga peste na to. Guys, pag-uusapan natin kung paano naman namin to ginagamit sa aming mga gulayan. Ano nga ba ang timplada nito sa ating mga sprayer? Pwede kayong magtimpla sa ating mga sprayer na 16 liters ng 40 hanggang 50 ml. So yun guys, ito naman guys, hindi naman na kailangan ihalo sa 1 litro ng tubig. Ito guys ay puro-puro pong ini-spray sa ating mga gulayan. Tsaka naman guys, wala namang kaso dito kahit araw-arawin natin ng spray kasi ito ay safe na safe sa atin kasi ito po ay green label po. Yan, yan po ang kagandahan sa Gold 20SC. Kahit araw-arawin po natin ng spray sa ating mga gulay ay wala po siyang masyadong epekto sa ating mga gumagamit ito. So, yun lamang po. Sana po nakatulong po ulit ako sa inyong mga kagulay bago kayo bumili itong mga lasa na to. Ay alam nyo na agad kung ano ang kanyang mga tinatarget na main primary na pinupuksa do sa ating mga gulay. Basta guys, sundan nyo lang itong aking video. Malaman nyo pa yung aming mga ginagamit na mga lason dito sa aming mga gulayan. Gagawan po natin ng video yan para po makatulong din naman po ako sa ating mga katulad kong farmers. Sana naman po, maraming salamat po. We'll be right back.